Hi guys! It's me again, Tops, and welcome back to my YouTube channel. For today's video, ang gagawin natin is magluluto ako ng yung trending ngayon guys na nakukuha sa bukid, yung kabute or mas kilala nating mushroom. So, iluluto ko siya guys. Gusto kong ipakita sa inyo kung paano magluto ng ganito. So, meron ako dito guys na mushroom. Itong mushroom na to guys is our kabute sa Tagalog. Uong sa Ilocano. Ano siya? Binili to ni Sweetie kaninang umaga dun sa nagtitinda dun sa barangay nila. So, binili niya to ng 30 pesos. Ayan. So, hinugasan ko na siya, guys, bago ko siya hihimayin. Tapos, ang isasahog ko dito is itong dahon ng ampalaya. Ayan, guys, dahon ng ampalaya. Ginulay lang ito ni Sweetie dun sa lola niya. So, yun, guys. Hinihingi lang, guys. So, may nag-chat sa akin. So, ayun guys, ito siya. Ito lang yung sahog niya. Bali, ang ingredients lang na gagamitin ko dito is yung itong kabute, itong dahon ng ampalaya, luya, tapos yung magic sarap, tapos yung bagoong. Yung iba, ang ginagamit nila is asin. Pero ako guys, mas sanay ako sa paggamit ko ng bagoong. So guys, papakita ko sa inyo mamaya kung paano to lulutuin. So, ang una natin gagawin is hihimayin ko to guys. So, hindi ko siya maipapakita sa inyo habang hinihimay ko pa bago ba to. Kukuha na lang ako guys ng itungan. Ito. Ay. So guys, kung napapansin nyo, may ganito ako dito. Tong, anong tawag na nga dito? Kamias. So, ito guys, tong kamyas na to, ano siya, imumukbang ko sana to, kaso wala akong time kasi nga busy ako nung mga nakarang araw, nagtitinda ako, tapos nagdi-deliver, so wala akong time hanggang sa nabulok tong kamyas na to guys, sana imumukbang ko to. Galing pa to guys dun sa barangay namin sa San Juan. So, ayun guys. Ang oras na pala ngayon is 7:37. So, bali itong lulutuin ko ngayon guys is pang hapunan na namin siya. So, may ulam pa kaming iba doon. Yung parang, yung tawag na, yung sinigang na bangos. Pero, sayang naman itong kabuti na binili ni Sweetie kasi favorite niya to. Favorite niya kasi ako yung magluto. Wow! So, ayun guys. Ilalagay ko na lang muna siya dito guys. Kabuti para makita ninyo kung paano ko siya himayin. So, ano na to kanina, ang tawag na nga dito, balik ko lang to dito, na hugasan ko na siya. So, pero dodoblihin, hugas ko pa rin siya after ko siyang mahimay. Kasi marami siyang lupa-lupa, guys. So, yun, start na tayo. Yun, ganun lang. Tapos, slice lang, ganyan. Yun. Yan. So, alam nyo ba guys, ang tagal kong hindi nag-vlog. Kasi nga, ang ginawa ko, sasabihin ko pala sa inyo to, dati ang ina-uploadan kong ng video is yung Papswera vlog ko. Ngayon guys, meron kasi akong isang YouTube channel, yung Jessica Entertainment. Ngayon, hindi ko na sa maasikaso na dalawa. So, ang ginawa ko guys, pinag-isa ko na lang yung Papswera guys. Binura ko na yon. Lahat ng videos ko doon is in-upload ko doon sa Jessica Entertainment. Tapos, yung Jessica Entertainment is pinalitan ko siya ng Papswera. Ayun guys, kaya doon na rin ako nag-upload. Kaya isa sa dahilan guys kung bakit hindi ako nag-upload ng video ko na bago is inililipat ko yung mga old videos ko. So, yun. Nag-gets nyo ba? Or magulo? So, alam nyo guys, yung ibang ganito, kaya maingat dapat kayo sa paghihimay ng kabuti. Kasi nga, merong ditong time, yan, sa mga gilid-gilid nyo dyan guys, merong uod na maliliit. Pero sabi nga nila guys, nung matatanda, kabuti lang din naman daw yung kinain ng uod na yung kaya okay lang. Pero, maganda pa rin tanggalin natin, di ba? Malay natin, hindi yon. Ano doon? Malay natin, mabuhay sa kanya natin. Sa loob ng dyan natin, di ba? So, ayun guys, malinis naman tong kabuti na to. Ewan ko kung anong kakabuti to. Kasi nung minsan guys, na nanguha si Sweetie, napapagod ako dito sa upuan ko. Tapos, kumutong pa ako. Nung minsan kasi guys, ikikwento ko lang sa inyo ha. Nung minsan na nag-ulam kami ng kabuti, sumakit yung chen ko. Tapos, ang naglinis noon ay si Sweetie. Yung kabuting yon hindi siya ganitong kabuti. Pero, inuulam din siya. Pero, sa ano ni Sweetie kinuha yun guys, sa kanyang, doon sa bukid nila. Doon niya guys, kinuha yon. Tapos, siya na rin ang naghimay. Adi, ako naman ang nagluto siya kasi guys, ang naglinis. Kwento ko lang sa inyo.
Tapos, kinain namin. Tapos noon, nung umagahan pa, sumasakit yung chin ko, ganun. Ewan ko kung may uod-uod. Kasi, nung second time na, nanguha uli siya ng ganito. Tapos, siya uli ang naghimay. Tapos, ako, chinek ko. Chinek ko, guys. Tapos, nakita ko, ang daming uod. Yun, kaya ngayon, ako na yung magaganito. Ayoko nga ipagkatiwala sa kanya. Kasi, ang daming uod, guys. Naluto namin yun. Nakakatakot. Malay mo, hindi siya natunaw, di ba? Hindi siya na luto. Hindi siya namatay. Tapos, dun mabubuhay sa aming... Oh, katulad nito, guys. Ang dami niyang uod. Oh. Ay, pero hindi ko na ito isasali. Nandiyan ka na. Reject ka na. Okay. Alam niyo, guys, nakakamiss mag-vlog. So, dun sa una kong... Ay, dun sa isang ano ko, YouTube channel ko nga na yun. So, guys, miss ko kayo. Nakakamiss mag-vlog. Totoo lang. Sana huwag mag-brown out kasi nga 7:41 na nga ng gabi, tapos dito sa Aurora, hilig-hilig pa man din mag-brown out. Ayun guys, isa na sali namin guys itong tangkay niya, itong stem ng kabute. Masarap naman to pag naluto. Hindi siya masyadong matigas. Ayan. So, ganyan-ganyan lang tayo. Ayan. Kuhanin ko pala guys itong tangkay nito. Yung may uod kanina, pwede pa to yung stem niya. Pwede siyang iluto. Kasi pag minsan yung ano lang ang may uod. Hi guys! Miss ko kayo. Miss ko mag-vlog. Ayan, itong ganito kahapa guys, hindi ko na siya puputulin. Kasi wala akong kutsilyo ngayon. So, ayun, malapit na ako matapos maghimay. And ang isusunod kong hihimayin is yung dahon ng ampalaya. Ayan. So, ito na siya guys. Ang aking nahimay na. Ano, so, dito na natin ilalagay yung dahon ng ampalaya. So, sabi ko nga sa inyo guys, itong dahon ng ampalaya na ito, hiningi lang to ni Sweetie dun sa kanyang lola. Yung iba guys, pag nag-ano sila ng dahon ng ampalaya, as in tong buong ito, yun lang, dadahon-dahonin nila yung ganyan. Pero ako guys, gusto ko kasama yung tangkay nitong itong stem, nitong ampalaya. Ito niya, ito. Gusto ko yan kasama yan guys, kasi parang feeling ko ang pait-pait ng dahon pag walang ganyan. Pag pure na dahon lang siya talaga, as in. So, ang tinatanggal ko lang guys is ito, yung mga mahabang payat na yan. Yun lang yung tinatanggal ko. Tapos, puputulin ko siya dito sa gitna. Ayan, ganyan. So, yun. Ganyan. So, gusto ko yun. Alam niyo guys, mahal ang ano dito. Dahon na ang palaya. Kaya, naghihingi lang kami dun sa lola niya. Para tipid, di ba? Kailangan magtipid ngayon. Ngayong panahon ng pandemya. Dapat, umarte sa pagkain. Kasi alam nyo ba guys, yung mga ganitong pagkain, mas masustansya pa ito kaysa sa pag kumain ka ng mga prito dyan, adobong, baboy, fried chicken, yun. Mas masustansya pa ito guys kaysa dun sa mga yun. Kaya suggest ko sa inyo guys. Naku! Ay, alam nyo ba guys, dito sa amin ha, sinasabi nila, nagkakaroon lang daw ng mushroom or kabuti pag nagkakaroon ng kulog at kidlat. Sabi nila yon. Ewan kung totoo. Pero nung minsan kasi, kaya ko lang sa inyo, nung minsan na bumili kami ng ganito guys, ng ganyan, ng mushroom, tinanong ko dun sa ale na nagtitinda kung totoo ba yung pagkumulog at kumidlat. Nagkakaroon ng kabuti. So, hindi ko alam kung totoo. Kasi di ba meron naman inaalagaan na ganyan. Yung, kasi yung nanay ko nung minsan, may ganyan siya nakalagay dun sa ilalim ng lababo namin, dun sa part na madilim. Ayun. Tapos may mga, yun, ganun. Makalipas ang ilang araw, mayroong tumutubo na siya. Nakabuti. Kaya, ewan ko. Siguro yung, basta yun yung palatandaan nila, yung matatanda hanggang ngayon, pag kumulog at kumidlat daw, kinabukasan, may kabuti. Hindi ko alam kung totoo yun, guys. Pero, siguro totoo kasi nga, yan, Kasi nung minsan din nga guys, na pinaghanap ko si Sweetie dun sa bukid nila.
kasi sabi ko, kumulog at kumidlat. Kinabukasan, sabi ko, maghanap ka ng kabuti doon sa bukid nyo. So, may nakita naman siyang kabuti. Kaya siguro totoo yun. Ewan ko kung totoo. Oo, talagang ano lang siya. Nagkataon, ganun. Pero kasi, di ba, ano, may panahon din ako kabuti, di ba? Pag minsan walang kabuti. May, ano siya. Grabe guys, so tingnan niyo naman itong kinuha ni Sweetie na ano, dahon ng ampalaya. Parang pagkain na ng kambing. So yun guys, tapusin ko lang itong paghihimay ko. Babalik ako mamaya. Pero ayoko palang patayin. Baka mamaya magluko na naman itong camera. Kaya ganyan na lang yan. Namiss ko talaga mag-vlog guys. Alam nyo ba, mahigit isang buwan na din akong hindi nag-vlog. Gawa nung paglilipat ko nga ng mga video. Problema ko ngayon guys. Ano? Paano ko ipapakita sa inyo na magluluto ako? Kasi nga itong gamit kong ano ngayon? Tripod. Tripod ba ito? Gorilla pad is mababa siya guys. Kasi yung tripod ko, pinatungan ko na ng ring light. Kasi nga, alam nyo na, hindi ako maputi pag walang ring light. Ganyan. So, yun guys. Malapit na ako matapos. Maghimay nitong dahon-dahon. Ganun-ganunin ko na nga. Kasi nga, ang hirap na din yung anuhin. So, yun guys, so may bunga siya. A few moments later. So, ayun guys. May kasamang ano dito, ang tawag na dito, patola si Sweetie na kinuha rin sa lola niya. Pero, bango. Pero hindi ko siya guys isasama iluluto kasi tinatamad ako mag-slice. Pero pwede daw siyang isahuto. Sweetie! Nag-o-online siya guys. Online class. Hindi ako maririnig. Sweetie! Isasawag ko ba ito, patola? Ulam. Ibang ulam. Sa ibang ulam, isasawag? Okay, so hindi ko daw siya guys, isasawag. So, wait lang kayo dyan guys. Mag-ano lang ako. Maghuhugasan ko lang ito ulit. Tapos magluluto na tayo. Okay? Okay? A few moments later. Hi guys. So, ito na ako. Ito na yung kawali. So, hindi ko may pakita sa inyo guys kasi hindi kayang mababa itong aking ano, ipapakita ko na lang sa inyo mamaya. So, meron ako dito guys, kawali. Ayan, yung kawali ko. Tapos, so, mainit na siya dito ako sa electric stove guys. Nagluluto. Mayroon ko sandok. Ito yung water. Isang basong tubig lang guys, ilalagay ko. Tapos, meron ako ditong magic sarap. Ayan, magic sarap. Ano siya guys, kunti lang yung nilalagay ko. Hindi yung isang buong ganito, as in kunti lang. Tapos, meron ako ditong fish sauce. Ay, favorite ng mga Ilocano yan, guys. So, ulitin ko, guys, ipapakita sa inyo. Tapos, meron ako ditong yan, luya, ginger. Tapos, ito na yung aking kabuti. Siya na yan, guys. Nahugasan ko na din. Tapos, itong ampalaya. Yan. So, start na tayo. And, tuyo na itong kawali, guys. Kaya, lalagyan na natin siya ng water. Yan, water, water. Lagyan natin ng water. Hindi ko may pakita sa inyo guys kasi nga anong hirap ng sitwasyon ko dito ngayon. Yan. So, papakita ko na lang sa inyo. Nakita niyo ba guys? So, yung nakita niyo yung labahin ko dito sa gilid. Dami ko kasi labahin. So, yun guys, hihintayin na lang natin siyang kumulo. Pero okay lang na ilagay na rin natin tong ginger guys. Lalagay na rin natin siya. Yan. So, pag kumukulo na yung water, is lalagay na natin yung, ilalagay na natin yung bagong, and after nun, ilalagay natin yung kabuti. So, ganun lang guys, kasimple. Then, bahala na kayo guys, mag-control dun sa apoy. Ini-high ko siya. Yan. Kahay. Siguro guys, ngayong buwan na to, makailang beses na akong mag luto ng ganito kabuti. Siguro mga
1, 2, 3, 4. Pang-apat na to, guys, na luto ko. Na gusto kong i-vlog. Kaso wala akong time. So, ngayon lang ako nagkaroon ng time. Sana wag mag-brown out. Kasi nga, alam niyo naman ako saan. Gusto ang brown out. Nung minsan nga, guys. Diba? Habang nagluluto ako, magkukukbang sana kami. Kaso hindi na natuloy gawa nung nag-brown out siya. Pilim. So, yun. So, yun, guys. Waiting lang tayo ng 1,000 years bago to maluto. Tagal talaga pag electric stove, no? Tagal mag-function. Kailangan nating aurahan, guys, yung niluluto natin para sumarap. Sakitan niyo na, guys. Sakitan niyo na yan. So, mainit na siya. Yun, nakita niyo ba, guys? Parang amaan mo. Kailangan natin siyang aurahan, guys, para masarap yung ating luto. Malapit na siyang kumulo. Malapit na siyang maluto. Luto ako. So, ayun, guys. Kumukulo na siya. Yan. Pakita ko sa inyo, guys. Ayun na, guys. Kumukulo na siya. So, kumukulo na siya. Ang una natin ilalagay, itong bagoong. Alugin muna natin siya, guys. Shake, shake, shake muna natin. Tapos maglagay tayo. Depende na sa inyo, guys, kung gano'ng karami yung gusto nyong ilagay. Yan. Gusto ko kasi pag minsan ako mas medyo maalat. Yan. Mas masarap. Bango. May pukengking. May pukengking na hindi nahugasan. So, itong mantik sarap, guys, ilalagay ko is kunti lang. Ganyan lang siya, guys. Kunti lang. Iba kasi, guys, ilalagay nila yung buong ganito. And halo-halo konti. Amoy suso. Amoy suso. Yan. Pag umukulo na, guys, is ilalagay na natin tong mushroom. So, lutuin natin siya mga 1 minute. 1 minute lang, guys. Or 1 to 2 minutes. Natin siya lulutuin. Depende sa inyo, guys, kung ano, gaano katagal nyo siya lulutuin. Then after yan, istakpan natin. Yan. A few moments later. So, yun, guys, kumukulo na siya. Ayan, kumukulo na siya. Kaya lang, itong kabilang part lang ang kumukulo. So, papakita ko na lang sa inyo. Ayan, mga besh. Malapit na siyang maluto. Siguro mga ano na lang, mga 30 seconds. Luto na siya and ilalagay na natin yung ampalaya. A few moments later. Hi guys. So yun, luto na siya and ilalagay na natin tong dahon ng ampalaya. So pag nilagay na natin yung dahon ng ampalaya, is hintay natin siyang maluto. Tapos yun, okay na. Ready to serve and ready to eat. Hi guys, I'm back.
product. So, nilagay ko na siya, guys, sa mangkok. Hindi makita. So, ako yung mag-a-adjust, guys. I-adjust ko na lang. Butterfly, butterfly, where you gonna go tonight? Wish I was just like you, maybe then you take me tight. So, ang mahalaga is na ituro ko sa inyo kung paano magluto ng mushroom on my next video. Bye. I just wanna make